pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo ay sumayin niyong lahat. At sumayin rin. Pinapaalalahanan tayo ni Jesus ngayon na ang panlabas na pagsunod sa batas ng Diyos ay hindi sapat upang tayo maging tunay na mga alagad niya. Upang maging karapat-dapat na maging alagad niya, kailangan bukas ang ating mga puso sa pagsunod sa mga kautusan niya. Sa pagdiriwang natin ng Eucharistia, tayo naway lumago sa pag-ibig. Pag-ibig ng malaya, responsable, at bukas pala. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat sa pagdiriwang ng banal na paghahain na dudulot ng kapatawaran ng may kapal. Panginoon, kami nagkasala sa iyo. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaya naman, Panginoon, ipakita mo ang pag-ibig mo wagas. Kami ay lingapin at kahirapan ang iyong iligtas. Kawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
pinanganatawanan mong manahan sa mga may loobing tapat at maasahan. Sa kalagdaglo mo kami inaway makapabuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Sirak. Kung gusto mo, masusunod mo ang utos ng Panginoon. Ikaw ang magpapasya kung magiging tapat ka sa Kanya o hindi. Naglagay siya sa harapan mo ng tubig at ng apoy. Kunin mo ang iyong maibigan. Makapipili ka ng alinman sa dalawa, buhay o kamatayan. Ang iyong mapili, ang siya mong tutunguhan. Dakila ang karunungan at kapangyarihan ng Panginoon. Nakikita niya ang lahat ng bagay. Nalalaman niya ang lahat ng ginagawa ng bawat tao at kinakalinga niya ang mga may takot sa Kanya. Kailanmay wala siyang inutusang magpakasama o pinahintulutang magkasala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Susundin ko habang ako'y nabubuhay.
sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sa mga may sapat na gulang sa pamumuhay espiritual, karunungan ang ipinangaral namin. Subalit, hindi karunungan ng sanlibutan ito o ng mga tagapamahala sa ngayon na nakatakdang malipol. Ang tinutukoy ko ay ang panukala ng Diyos na nalihim sa tao. Itinalaga niya ito para sa ating ikadarakila bago ligain ang sanlibutan. Isa man sa mga tagapamahala sa kapanahonang ito'y walang nakaunawa sa panukalang iyon. Sapagkat kung naunawaan nila yon, hindi sana nila ipinako sa krus ang dakilang Panginoon. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Hindi pa nakikita ng mata, ni naririnig ng tainga, hindi pa rin sumasagi sa isip ng tao ang inihanda ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. Subalit ito'y inihayag ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Nasa saliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na panukala ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo na po ang lahat. Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Narinigin nyo na noong una ay iniutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sino mang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Narinig ninyo na noong una ay iniutos sa mga tao, huwag kang makikiapit. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin na may mahalay na pag-anasa sa isang babae, sa isip niya ay nakikiapit na siya sa babaeng iyon. Narinig pa ninyo na noong una ay iniutos sa mga tao, huwag kang sisira sa iyong panumpang pangako. Bagkos na itugtid mo ang iyong sinumpaan sa Panginoon. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong sumumpa kung nangangako kayo.
Sabihin mo na lang na oo. Kung oo, hindi, kung hindi. Sapagat buhat na sa masamang anumang sumpang itaragdag dito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sumayin niyo ang Panginoon. Ang ipong ebanghelyong binasa ay yung short-term form. Maiksing pamamaraan. Meron nung mas mahaba. 3 pages. Pero ito'y tumutukoy pa rin po sa batas na kainan niya ng Diyos na alin na ang pagsunod natin sa kalooban ng Diyos, sa utos ng Diyos, ay higit sa pagsunod ng mga iskriba at mga pariseo. Bahagyo na kung saan ay tayo na niya na ito yung pagnilay-nilay. Mahalaga po na mayroong batas. Alin mang lipunan na ginagalawan natin ay alam natin na kinakailangan na mayroong batas na isinusunod. No? Bagong ito man ay informal, no? Na pinagkasunduan. Kahit na nga po yung isang barkada, hindi no? Lalo na yung isang pamilya, no? May mga pamantayan sa Pantinos, kahit na po noong unang panahon pa, no? Bahagi po na mayroong batas. At ang Diyos ay may batas. At nawa po makita natin na ang mga batas na ito ay may dalawang paanyaya na nais natin pagnilay-nilayin ngayon sa araw na ito. Sa unang pagbasa, sa aklat po ni Propeta Sira, ay pinainaanyayahan tayo na rin na makita na yung batas ng Diyos ay, ano yun? Yung batas na nagliligtas. Kaya nga sabi ng Diyos sa pamagitan ni Propeta Sira, ay alin, ikaw yung pipili kung ikaw ba'y susunod, kung pipiliin mo ba ang buhay o kamatayan. Napakahalaga po ang na makita natin na yung batas na ito ay batas na nagliligtas. Kung yung pagsunod natin sa batas ay ang pagsunod na magligtas. Sabagat, ngayon po, no, nakita natin na may mga batas na sumisigil. No, naging bahagi po ng ating karanasan bilang mga tao. May batas na noong unang panahon ay batas tungkol sa pangaalipin. No? A law on slavery. No? Na ganito dapat yung batas na kinakailang ipairal. Pero mismo, no, may batas sa alipin. No? Pero yung batas na yun, ngayon hindi na natin tinatanggap. We abolish slavery. Pero nung una, may batas na nag-govern sa slavery. Kaya nga po hanggang ngayon, makita po natin, halimbawa na lamang sa Amerika, ay pinagtatalunan ng presidente at ng Supreme Court yung tinatawag nating travel ban. Mula po doon sa ilang mga Muslim countries na hindi pwede pumasok sa Amerika, pinagtatalunan ng Supreme Court
ng Amerika. Hindi na huwag na huwag tayong lumayo. No? Kaya yung bahagi ko inyong maalala, noong nakalipas na linggo, binasa ko po sa inyo yung sulat ng Catholic Bishops Conference on Extrajudicial Killing. Well, yun naman ay extra. No? Pero noong pong Pasko, ay binasa ko sa inyo yung sulat ng kagalang-galang ng obispo ng ating diocese na nagnanais na huwag ibalik ang pagpapataw ng kaparusahan kamatayan. Kasi bakit? Yung pamantayan na ibinibahagi yun sa atin, kasabi yung ngayon ng mga proponents ng death penalty, para sa yung death penalty, punitive. Ano ibig sabihin ng punitive? Punishment. Para mapalusahan. Yung pagkilala ng simbahan, hindi po punishment, hindi punitive. Ano? Restorative. Restorative. Hindi mo na masisira yung hindi mo na maibabalik yung masira eh. Pero nais natin na kahit pa paano magkaroon ng restoration yung krimen, hindi mo na maibabalik. Pero ano ang pwede mo mabago? Mabago mo yung kriminal na huwag na muling gumawa ng krimen. Sa punitive, hindi, patayin na lang yan. So kaya makita po natin, yung paanyayan ay pinapahayag ng buong may kapal. Ano bang batas ito? Ito bang batas natin ay isang batas na nagliligtas? No? Kaya itinan natin ang pagninilay. No? Baka kasi yung batas natin ay isang batas na nagpapahamak. Hindi lamang mo sa iilang. Kasi maaari kasi baka yung may batas na nagbibigay ng pagliligtas pero sa iilan lamang. No? Yung nais natin na makikita ng pagliligtas ay sa higit na nakararami. Kung mayroong may liligtas, ililigtas. Kasi yun ang batas eh. Nagbibigay ng buhay. Hindi kamatayan. No? Kaya maganda po yung unang pagbasa natin sa aklat ni Propeta Sirac, no? Hayaan niyo muna balikan ko. Sa ipinahayag ko sa akin kayo na, anong sabi ko rito? Sabi ay, kung gusto mo, masusunod mo ang utos ng Panginoon. Ikaw ang magpapasya kung magiging tapat ka sa Kanya o hindi. Naglalagay siya na sa harapan mo ng tubig at ng apoy. Kunin mo ang iyong kaibigan. Baka pipili ka ng alinman sa dalawa. Buhay o kamatayan. Ikaw yung pipili. Pero yung ibinigay ng Diyos ay isang pagpapahagi na kung saan ay buhay. Hindi magdadala magbibigay ang Diyos ng kautusan na ikapapahamak ng sino man sa atin sa daigdig nito. Bakit? Because yung panyay ng pumigman ay ang batas na nagbibigtas. At yun po yung huwag nating kalimutan. Ang batas na nagliligtas. Ang batas na inaanyayahan na para pakinabangan natin ang pagliligtas ng Diyos. Pangalawa, yung paanyayan na pinapahayag sa atin ngayon ay tulad po nung ibinigay na halimbawa rito, yung huwag kang papatay. Maliwanag po, ano, utos yung huwag kang papatay. Huwag kang makikiapit. Huwag kang maninirang puri. Yung binigay po na halimbawa po ngayon sa Ebanghelyo natin. Yung panyaya rito ay alin na sa pagpatay, hindi lamang huwag kang papatay. Anong sabi na Jesus sa Ebanghelyo ni San Mateo? Ni huwag kang mapupuot.
Kasi yung pong pagpatay ay isa po sa dahilan nito, ito ang pagpuot. Nagagalit. No? Na siyang naging daan upang ikaw ay pumatay. Well, mayroon pang ibang dahilan. No? Pero ibig sabihin ay gagawin mo yung banas na ito na kung saan ay kung maaari ay huwag kang hayantong doon. At ano yung kailangan mo? No? Na makita natin, yung pangalawa ay ang batas ng pag-ibig. Hindi lamang ito itong batas na kinakailangan mo sundin. Ito yung batas ng pag-ibig. At yun po yung utos sa atin ng buong may kapalo. Ito ang iniutos ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Kaya yung paanyaya na ipinapahayag mo sa atin ngayon, huwag natin kalimutan, no? Na sa pagsunod ng batas, sa paanyaya na ipinapamanig sa atin ng buong may kapalo, ay hindi lamang susunod ka sa batas, dahil may batas. Ngunit susunod ka sa batas na may kaakibat ng pag-ibig. At kung sakaling gagawa ka ng batas, yung batas na gagawin mo ay dapat yun ay batas ng pag-ibig. Hindi pwede mawala ang pag-ibig sa batas. Kasi kapag nawala po yung pag-ibig sa batas, kahit na makaganda ng batas, kulang. Bakit anong mangyayari? A law without love is brutal. Cruel. Kahit nasabihin mong makatarungan, kapag walang pag-ibig yan, brutal yan. Hindi yan ang utos ng ating pag na ipinibigay sa atin ng buong may kapag. Kahit na yung batas na yan, ay masasabi natin na lalong-lalo na kung ito ang batas na yan ay tunay na makatarungan, hindi pwedeng walang kaakibat na pag-ibig. Yun, dapat ang huwag natin kalimutan. Ang batas ng pag-ibig. So, tamang-tama po darating ngayon ang Valentine's Day. Ano? Sabi ni Ibe, matrapik. Maraming lalabas. Pero huwag natin kalimutan, you know, na yung kaakibat ng pagdiriwang natin ng araw ng mga puso, ng araw ng pag-ibig, ay isang araw ng ito ay pinaalala sa atin, no? Na dapat na maging bahagi ng pagkilos natin ay dapat may kaakibat ng pag-ibig. No? Madali yung sumunod sa batas. Gaano man ito kahirap kapag may pag-ibig. No? Diba? Madaling sumunod kapag ikaw ay umiibig. Kahit na yung pinagagawa sa iyo mahirap. Ay di lalong-lalo na ho. No? Sa mga gawain ay pinamamanig sa atin ang buong may kapag. At kung ito po yung maging pamantayan ng aming pagkilos, yung lahat ng pagkasakatuparan natin ng batas ay may kaakibat na pag-ibig. Ha? Naging madali ho. No? Naging madali ho. Maging madali ho. Siguro po, siguro ito yung kailangan natin. Kasi sabi nga ho natin tayo mga Pilipino, no? Ay bahagi ng pagkilos na kuminsan, no? Ay pagkakataon na makita natin na ito ay sabi ng iba, Father, kapag nasa ibang bansa ang mga Pilipino, nasunod sa batas. Pag nasa Pilipinas, hindi sumusunod ng batas. Pero sana, hindi lang yan. Hindi lang sa mga nasa ibang bansa ka. Pero kapag kumisa yung iba, kapag napunta sa ibang bansa, nasunod sa bansa. Pag bumalik sa Pilipinas, hindi rin uli nasunod ng batas. Kasi bakit? Ay, hindi niya ginagawa ito out of love.
out of pagmamalasakit. Kasi kapag ginawa mo isang bagay, gawa ng pag-ibig, kahit saan ka man pumunta, gagawin mo. Kasi bakit? Ito ay pagsasakatuparan ng batas na nagmumula sa pag-ibig. Kaya nga po yung batas ng Diyos, nakita natin na iyan yun, batas ng pag-ibig yun. Bakit ayaw ng Diyos na gumawa ka ng kasalanan? Kasi bakit? Ayaw ng Diyos na mapahama ka. Yun ang ginawa ng Diyos para tayo tulungan. Kasi mahal tayo ng Diyos. At sana rin po, maging bahagi ng ating pagkilos no, sa pagkasakatuparan natin na kapag itong gawain natin, lalong-lalo na yung mga utos ng Diyos, no, ay makita po natin kasi dito ka magigit na makakamit ng kaligayahan kapag sinusunod mo ang batas gawa ng pag-ibig. No? Kasi pwede rin sabihin natin na sumunod ka sa batas pero walang pag-ibig. Kaya lang, hindi ka maligaya nun. Anong damdamin mo? No? Malungkot ka nun. Kasi nasunod ka lang ng batas. Kasi yun ay batas. Pero kapag ikaw ay sumusunod sa batas, gawa ng pag-ibig. Masasabi mo sa sarili mo na ganito ko kamahal ang Diyos. Ganito ko kamahal ang kapwa ko. No? Kaya ako sinusunod yung batas na ito. And then, makikita po natin ang tunay na paanyaya na ibinigay sa atin ng halimbawa ng ating Panginoong Jesucristo. Ang batas ng pag-ibig. So, idalangin natin sa harap ng puwang may kapal, no? Lalong-lalo nga yung pagdating ng Valentine's Day. Na nawa makita po natin ng pagkasakatuparan ng mga at nasa na rin po maramdaman. No? Ito kasi yung napakahirap eh. No? Kahit na po ng magulang at ng mga anak. Ugnayan ng magulang at mga anak kapag pinag-usapan natin ang batas. No? Parang gusto natin alisin yung pag-ibig. Para magang hindi natin naramdaman yung pag-ibig kapag sinabi natin ipatas. No? Pero yung paanyaya na ibinibigay ni Jesus ay alin, itong batas na ito ay ang batas ng pag-ibig. Ano ibig sabihin? Na sa bawat pagkilos mo, hindi pwedeng walang kaakibat na pag-ibig. Kahit nasa pagkasakatuparan mo ng batas, kinakailangan may kasama pag-ibig. At maintindihan natin na ang batas ng Diyos ay ang batas ng pag-ibig. Hindi pwedeng ang batas ay ang batas na kumakalaban sa pag-ibig. Walang saysayan sa paanyaya na ipinapahayag sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. So ito pong dalawa nito. Ito pong batas na ito, maging ito man ay hindi lamang mo natin pag inilay-nilayan yung batas na sa Kongreso, sa bayan natin, no? Sa lipunan na ating ginagalawan, ngunit mismo sa sarili nating tahanan at pamayanan. Ito pong batas na ito ay isang batas na nagliligtas. Ito pong batas na ito ay ang batas na may kaakibat na pag-ibig. Ang pagkasakatuparan ko ba ng batas ay may kasamang pag-ibig?
Sumasampalataya ako sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesus Kristo, iisa na anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya ng langis ng Diyos Santo. Ipinanganak siya ng kamalian din. Pinagpakasakit ko siya ng lato. Ipinaos sa Diyos na matay ng bibig. Pinaos na pinagkuman ng mga yumao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng namamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Batid ng Diyos, ang laman ng ating isipan at ang ating minimiti. Kaya naman, manalangin tayo sa Ama para sa pangailangan natin at ng ating kapwa. Panginoon, tinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, tinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga namumuno sa simbahan ay tumulad kay Jesus na may dalisay na puso at lubos na nakatalaga sa kalooban ng Ama, manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin upang ang mga namumuno sa pamahalaan ay magbigay ng halimbawa ng katapatan, kabutihan at kahandaang maglingkod, manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin upang ang mga natitiis ng kahirapan sa kanilang hapis ay makatagpo ng taong handang tumulong nang walang pag-iimbot, manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin upang talikda ng mga bansang may hidwaan ang galit at sa halip ay lutasin nila ang kanilang alitan, suliranin at pagkakaiba sa pamamagitan ng paggalang sa isa't isa at diyalogo, manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin upang ang mga mag-asawa ay manatiling tapat sa isa't isa sa harap ng maraming hamon at pagsubok sa kanilang pagsasama, manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Panginoon, tingin mo ang aming mga kailangan, ganap na nakatalaga sa iyo si Jesus na iwanan. Tulungan mo kaming makasunod sa Kanya na mabubuhay at namamayani kasama mo ang Espiritu Santo magpakailanman. Amen.